Good day mga ka-riders, Renzo Classic here and welcome to my channel. So today's vlog ay magre-review tayo ng isang motor dito sa Premium Bikes sa Mayamang Libriques Avenue, Barangay Santolan, Pasig City. Dito sa Premium Bikes mga ka-rider, sa bandang kanan niya, nandun yung assorted na mga motor. Nandun yung mga Yamaha, Honda at Suzuki na brand. Pero dito sa bandang kaliwa, andito yung exclusive na motor ng Kawasaki, ang kanilang mga commuter bike. At syempre, meron din silang ino-offer na big bike dito, ang 400cc na motor na sikat dito sa Pilipinas, ang Dominar 400UG. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamurang 200cc na street naked bike na motor na mabibili nyo dito sa Pilipinas, ang Kawasaki Rouser NS200Fi with ABS. Bago tayo magpatuloy mga ka-riders, ay gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na meron na pong updated version ng Rouser NS200Fi ABS sa bansang India. At ang tawag po sa motor na ito sa kanilang bansa ay Pulsar NS200. So yan pong nakikita nyo ngayon, yan po yung Kawasaki Bajaj Rouser NS200Fi ABS dito sa Pilipinas. At ito naman po ang itsura ng Rouser sa bansang India. At kung pagmamasdan nyo po na maigi, ito po ay naka-inverted fork na or naka-upside down fork. O diba mas astig at mas malakas ang datingan ng ganitong setup ng NS200. Pagdating naman po sa kanyang engine specifications ay wala naman po nabago, same pa rin po kung anong meron tayo dito sa Pilipinas. Pero sa bansang India, of course, naka dual channel ABS sila doon. Dito sa atin is single channel ABS lang po ang ating Rouser NS200. So sana pag dumating yung ganung setup at yung next version nitong NS200FI ABS, sana ay dual channel ABS na rin siya. Pero syempre mga ka-riders, expect natin na pag naging dual channel ABS to tapos naka-inverted fork pa, expect natin na talaga magtataas ang presyo nito. So ang motor nito ay merong 199.5 cubic centimeters, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 4-valve, fuel injected, may 6-speed transmission gearbox. At ang motor nito ay meron pong digital triple spark ignition or the DTSI, yan po ay meron lamang sa Bajaj Company. So dyan po sila sumikat at nakilala. At ang motor nito ay kaya mag-produce ng maximum horsepower na 24.13 horsepower at 9,750 RPM at maximum torque 18.6 Nm of torque at 8,000 RPM. O diba, ganun kalakas itong Rouser NS200Fi ABS. At according ko sa RRI or the Automotive Research Association of India, ito po ay merong top speed na 136 km per hour. So ganun po siya kalakas mga ka-riders para sa isang 200cc na motor. At meron itong fuel consumption na 41 km per liter. O diba, so ganun katipit ang Rouser NS200 mga ka-riders, 200cc na motor. At pagdating naman sa kanyang front suspension, ito po ay naka-telescopic fork at naka-vibrain na may 2 brake pad caliper na meron siyang single channel ABS. At may tire size sa harap na 100x80x17, tubeless na po yan. At pagdating po sa kanyang rear suspension, ito po ay naka-Nitrox monoshock link. So pagkaganito po ang inyong suspension na naka-Nitrox, mas maganda at swabe pong laro niyan pag nadaan kayo sa malubak na daan. At isa pong maganda sa motor na to ay meron na po itong built-in na bodyguard or tire hugger. So pagdating sa matubig at maputik na daan ay wala na po kayong magiging problema dyan. At ang rear tire size po nito ay 130x70x17, tubeless na po yan. At ito po ay merong hydraulic single disc brake na merong sensor ng ABS sa harapan. At ang swing arm po pala nito mga ka-riders, para sa inyong kalaman, ito po ay made of metal, hindi po yan aluminum. At ang front fender pala nito mga ka-riders ay made of carbon po yan. At ang kagandahan dito ay meron na po itong extension. So talagang hindi na kayo mapuputikan yan. At meron po itong fuel tank capacity na 12 liters. So pagdating sa long rides ay wala na kayo magiging problema. Goods na goods sa motor na ito. At pagdating po sa kanyang upuan mga ka-riders, I tell you, pati sa pillion seat, napakaganda po ng upuan ito. Malambot po yan, hindi po yan matigas. Maniwala po kayo sa akin dahil minsan na po ako nagkaroon ng motor na ito. Pwede nyo pong panoorin yung mga full video ko pagdating sa motor na ito, no? At kung bago ka naman sa aking channel, so don't forget to subscribe po and like my video if you want, and hit me yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod ko pa na videos. Ayun, kung tatanungin nyo naman po ako kung bakit ko po siya binenta, well, mamaya sasagutin ko po yan. So tapusin po muna natin itong review ko na to. Alright, so pagdating po sa kanyang ground clearance ay okay na okay din po, kasi meron po itong 169mm, so halos kapareho po siya ng aking YTX125 na Y170. So pagdating sa malubak na daan at mga humps, hindi po ito basta-basta sasayan. At another good
good thing sa motor na ito mga ka-riders ay mayroon po siyang center stand. So pagdating sa maintenance check, hindi po kayo mahirapan. Mas madaling i-check pagka po mayroong center stand ang inyong motor. At pagdating naman po sa kanyang headlight at kanyang turn signal lights, yan po ay halogen bulb type pa rin. Pero pagdating naman po sa kanyang taillight or brake light, yan po ay naka-LED na. At pagdating po sa kanyang meter panel mga ka-riders, ito po ay combination ng analog at digital. So again, if you want to see and check yung meter panel niyan, you can watch my old video pagdating sa meter panel at yung functionalities nun. Lahat po yun ay pinaliwanag po dun. At yung mga basic information na kailangan natin para sa ating motor sa meter panel nitong NS200 ay nandyan po lahat yan. At pagdating naman po sa left side na handlebar na ito ay napakalambot po ng clutch lever nito at meron po itong passing light switch, ang high and low beam switch at meron po itong turn signal switch at ang kanyang busina. At sa kanang bahagi naman mga riders ay makikita niya of course yung lagayan ng kanyang brake fluid, ang engine kill switch at ang kanyang electric starter. So napaka-basic lang pagdating dito sa may right side. At syempre ang pinakahintay ng lahat, ang cash price sa motor nito, down payment at monthly installment, no? So ang motor nito ay mabibili niyo po sa halagang 127,900 at down payment na 25,260. Pwede niyo pong mauwi ang motor nito at 24 months ay 7,080 at 36 months ay 5,713. At syempre kung mas maaga kayo mga kabayan ay meron po yung rebate na 400 para po sa 24 months at 300 naman po para sa 36 months. At ayun nga mga ka-riders, ang feature for today na motor ay ang Rouser NS200 FI ABS. Alright, so ang reason nga pala mga ka-riders bakit ko siya binenta ay sa totoo lang nagsisi ako ng gusto eh. Sobrang nagsisi ako. Kasi maganda itong motor na to. Pero talagang ganun eh. Nagpukuntahing reason ay na-hype po ako sa Yamaha XSR. Nadala ako sa motor na yon. Napakaganda kasi as in sobrang angas ang dating, lalo pata classic style siya, neo-retro style yung dating. Tapos talagang ang lakas makapogi. Pinaka main reason ko kung bakit ko siya binenta at pinili ko yun. Yamaha XSR 155. At bago po pala tapusin ang aking video ay gusto ko po magpasalamat sa lahat na bumubuo ng premium bikes dyan sa may Amang Rodriguez Avenue, Santoran, Pasig City, no? Sa kanilang manager all the way sa staff and kanilang mekaniko. So shoutout po sa inyo lahat. More power and God bless po palagi. So ayun mga riders, at again ang ating feature na motor today, ang sikat at machong-macho na 200cc na motor ng Kawasaki commuter bikes, ang Kawasaki Rouser NS200 FI with ABS. So ayun mga riders, at Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, and be a defensive rider at all times. Renzo Classic, out.